biktimang niligawan niya online. Ang suspect na aresto na noon dahil sa iba pang scam. Ang kanyang bagong modus tutukan kasama si John Consulta. Matapos matanggap ang pinadalang pera mula sa kanyang biktima, inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group 4A ang Nigerian na si Kelechi Christian Okpabi na suspect sa love scam. Ayon sa biktimang engineer na si Francine, di niya tuloy na pangalan. Nakipagkilala at todo ligaw online ang dayuhan gamit ang isang Instagram fake account at profile picture ng isang dayuhang engineer. May care po yung mga chat niya sa akin. Kinukuha niya yung loob ko, kinakaibigan. Then nagpakilala din po siya sa akin as civil engineer. Isang araw, nagsabi ang suspect na magpapadala raw siya ng package na may lamang mamahaling relos, bag at mga alahas. Kailangan lang niyang maghulog ng $800 o 40,000 pesos para ma-deliver ang package. Matapos makapaghulog, tinawagan siya na nagpakilalang taga-delivery courier at sinabing may problema. Hindi basta-basta ma-release yung parcel, gawa ng may nakitang item doon sa package na hindi naman na-declare. It's a money amounting to $30,000. Ang sabi din ng victim, hinihingan siya ng taga-customs ng 150,000 pesos para hindi na siya kasuhan. Ang sabi ng suspect, sige, I will pay half, 75,000 daw magagaling doon sa suspect. At sabi naman ni victim, sige, sa akin na rin yung 75,000 para makuha ko na. Dito na naghinala ang biktima na magkasabwat ang kanyang online boyfriend at nagpakilalang taga-delivery service. Kaya nagsumbong na siya sa anti-cybercrime group na agad nagkasa ng entrapment operation. Tumagi magbigay ng pahayag ang suspect. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit din ng profile pic ng mga Amerikanong sundalo ang suspect para sa kanyang mga target na babae at profile pic ng isang modelo para sa kanyang mga target na lalaki. Pero hindi pala ito ang unang reklamo laban sa suspect. Noong 2018, naaresto na siya ng CIDG sa Manoy Black Dollar Scam. Pero nakalaya at lumipat sa Manoy Online Panluloko. Kinasuhan na ng online estafa, identity theft at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang dayuhan. Babala ng PNP Anti-Cybercrime Group 4A, mag-iingat sa mga taong nakikilala sa internet. Huwag tayong basta magtitiwala kasi online. So lahat ng mga nakikipagkilala sa atin online, wag naman tayong mag-accept agad at ipaubaya yung trust natin sa kanila. Hanggat may himasmasan na lang tayo, naloko na pala tayo. Ako talaga, bakit hanggang ngayon marami pa rin hong nabibiktima itong mga Nigeria na ito? Sa totoo lang, so, naawa ako sa mga tao na nabibiktima nila. Itong week lang or last week, yung mga naririnig ako na ang kakaproblema sa receiver nila, pinapadala nila Nigeria, mga Nigerian, tapos cash di daw makuha. Diyos ko, hindi na lang ako umimi kasi nagsasawa na rin po ako eh. Ang dami na akong, Diyos ko naman, di ba sila, wala ba silang kaibigan na nagpapayo sa kanila na wag magbibigay ng pera? Diyos ko. Ito, kung ilalagay nyo yan, ito panoorin, love scam. I-type nyo lang sa Facebook. Yan ang tawag sa love scam na yan. Na nagkukunyari, makikipag-chat sa'yo, magsasend ng picture ng mga puti, kunyari British or London or engineer. Na marami silang istorya eh. Actually, noon nakaranas na rin ako. Ito, panoorin po natin na February. Ito, love scam. Ganyan din, oh. Parehong-pareho. High school principal sa Mindanao, ang babae sa Facebook na nagpanggap na US Army na nakadestino sa Afghanistan. Naging girlfriend niya ito kahit sa online lang. Kasi having distance relationship. Okay, lalaki naman. Pus nung dagal, sabi ko, mahirap man ito kasi public kami dito sa Mindanao. Hindi daw kailangan ng public. Importante daw yung mapagkatiwalaan. Minsan sinabihan siya napapadalhan ng dolyar na umaabot sa milyon-milyong piso para sa pagpapagawa ng bahay, ampunan at iba pa. Bukod pa ito sa ibibigay sa kanyang pera. Pero kailangan niyang ayusin ang mga dokumento at bayarin sa clearance para makapasok sa Pilipinas. Sabi niya, padalhan kita ng card check galing sa US Fed.
Diyos, kala ko nagabiro lang noon. Isa namang Frank Harry ang biglang nag-text kay Roger at sinabing na-hold sa customs ang parcel na ibinadala sa kanya ng girlfriend. Para raw makuha niya ang pera, kailangan niyang iproseso at bayaran ang mga dokumento. Yung babae rin kachat niya, sinabi rin na i-ano mo na lang, comply mo na lang lahat ng requirements. Halos kalahating milyong piso na ang binayaran ni Roger sa iba't ibang tao na nagpanggap na taga-customs at AMLAC. Magbayad ako ng 48,000 para sa custom clearance. Ay sinalang nila sa x-ray machine daw, nakita nga pera. Nagkaroon naman ako ng bayaran sa AMLAC. Okay. 127,500. Hanggang nagduda na siya nang hinga naman siya ng pera para pambili ng chemical para sa black dollar. Sa entrapment operation ng Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng CIDG, arestado ang Nigerian na si Kelechi Christian Okpabi. Ayon sa CIDG, typical na kaso ito ng black dollar scam. Ingat po tayo kung ang inaalok sa atin ay para sa pagkukuha ng mas malaking pera sa maliit na puhunan, ay magduda na po kayo. Si Okpabi lang din at mga kasamahan nito ang mga kumausap sa biktima para magtagumpay ang modus. Sa sampahan ng kasong estafa, si Okpabi. Maan Makapagal, ABS-CBN News. Okay. Hindi lang yan, marami pa. Promise. Nako. Hindi ko alam bakit ang daming naloloko. Diyos mio. Kilig makipag-chat sa internet. Marami na kasi ang paggamitima ng pag-iikil na ang buhay. At halos 50,000 piso ang natangay sa isang mag-asawa na nakilala lamang online ng suspect. Magbabadila si Jasmine Romero, exclusive. Tumulog sa ABS-CBN ang mag-asawang Grace at June. Pinahihirapan daw sila ng Bureau of Customs sa pag-release ng package na ipinadala ng kaibigan na nagpakilalang Stephen Blake. Nakilala raw nila ito sa dating website na filipinaforfriends.com. Isang taon din umano ang kanilang komunikasyon kaya nagtiwala na ang mag-asawa. Pinadalhan daw sila ni Blake ng package na naglalaman ng samut-saring Christmas gifts. Nagpadala po sa amin ng email yung sa custom po na magbabayad po kami ng taxes ng clearance para po may dispatch po yung package ko sa warehouse po. Tapos nagpadala po kami kinabukasan po nun ma'am ng 12,500 po para po dun sa taxes ng clearance po. Ang siste, hindi raw pala pwedeng ma-release ang package dahil lumabag daw sila sa anti-money laundering law. Nakiipit daw kasi sa laptop ang cash na aabot sa $10,000 o halos kalahating milyong piso. Nagano po sila ng penalty sa amin ng 35K. Galit pa nga po sila sa amin ma'am eh, kasi kung hindi daw kami magbabayad, it's up to you, laging it's up to you. Ganun po yung sinasabi sa amin. Tapos minsan bababa na ako ng cellphone nung babae. Sino to? Si Elenita Fernando. Matapos makapagpadala ng 35,000 pesos, hinihingan pa raw sila ng 28,000 pesos bilang professional fee. Dito na nagdesisyon ang mag-asawa na personal na kumpirmahin ang mga dokumento sa customs. Nang makita ito ng mga taga-customs, ay, naloko kayo. Marami na naloko dyan. Marami na. Ayon sa Bureau of Customs, napakarami ang nabibiktima ng internet scam na ito. Sa kanilang tala, umaabot ang hanggang 4 ang nabibiktima kada linggo. Agad nagplano ng entrapment operation ng Customs Police, katuwang ang Airport Security Group. Pero hindi na nagpakita pa ang mga suspect. Ipinakita rin ng Customs ang mga peking email na pinapadala ng mga scammer. Kita niya naman, even the spelling ng Customs, mali. May computation pa ho sila. Hindi ho ganito ang nagpapadala ang Customs ng ganito ho. Sa harapan nyo kayo kukwentahan kung dutiable yung package nyo, yung laman ng package nyo. Sobrang sakit po sa kalooban. Halos nga po hindi na kami nakatulog kagabi, hindi na rin po kami kumain ng maayos. Sa kakaisip na po, hindi po namin alam kung paano magsimula ulit. Kaya payo ng Customs, bago maglabas ng pera, kumpirmahin muna mula sa kanilang tanggapan kung mayroon nga silang package. Para... Okay, so inan lang po yan. Pero
Ito po, isa pa. Mga kapuso, huwag magpaloko sa mga nakikilala natin sa internet. May babalaan. Ang dami-dami na pong balita about dyan. Minister of Immigration, ngayon naglipa na raw ulit ang mga tinatawag na love scam. Alamin niyan sa live report ni Oscar Oida. Yes, Emil, target umano ng sindikatong nasa likod ng love scam na maghanap online ng mga taong maaaring at kalauna ipeperahan gamit ang faking identity, litrato at minsan ngay may video pa ang modus magpapakilalang foreigner na nakikipagkaibigan online. Gagawin ang lahat para makuha ang inyong tiwala. Minsan magpapadala pa raw ng mga simpleng regalo. Buwan ang lipas at pag in love na ang target nila. Sasabihin ng mga taga-sindikato na dadalaw sa banda at sa araw ng nasabing pagdating sa banda. Biglang tatawagan ang walang kamali-mali na biktima at sasabihin na hold ang kasintahang foreigner sa Bureau of Immigration at kailangang dumilihensa ng pantubos. Palibasa'y in love na nga ang tinitahan. Buli na pag nalaman ng biktima na di lang pala napaglaruan ng kanyang puso, kundi pati ang kanyang bulsa. Paglilinaw ng Bureau of Immigration, hindi raw nila pinatutubos ang mga naaarang na foreigner. Kung hindi welcome sa bansa, agad daw itong pinapadeport. Kung makakaranas ng kaparehong sitwasyon, maaaring pagbigay alam agad sa mga otoridad para hindi mabiktima ng love scam. Yan ang latest. Balik sa'yo, Emil. Oscar, please, isang tanong lamang. Ayon sa Bureau of Immigration, tumataas ba ang bilang ng mga kalintulad na kaso gaya ng iyong nabanggit, yung tinatawag na love scam? Well, for some time kasi, Emil, no, nawala itong tutorial scam na ito, no, matapos itong maranasan nitong bandang 2017-2018. For some time, medyo nawala ito, Emil, pero ngayon, meron na naman nag-resurface na mga ganitong klaseng similar na reklamo. At this time nga, ginagamit naman ang pangalan ng ahensya ng Bureau of Immigration. Kaya nagpa siyang naturang ahensya na magpalabas ng public warning sa publiko para hindi maloko ng ganitong scam. Kung matatandaan kasi natin, no, Emil, no, prior to this, bago nung nung pumutok itong balita tungkol sa love scam, matatandaan mo, ang ginagamit nila ay yung mga packages, no, na keso, na harang daw yung packages na galing doon sa kanilang inaakala nilang foreigner lover, no, at kailangan nila maglabas ng pera para nga makalusot itong mga packages. This time naman, ginagamit itong Bureau of Immigration at yun na nga daw yung lover na ang naririto sa bansa at na-hold, no. So that's the reason kung bakit na-alarma itong Bureau of Immigration, dahil nga sunod-sunod daw yung lumalabas na report na ginagamit yung kanilang pangalan, Emil. Nagbabala na rin ako dyan, year 2014, nakita ko na medyo naiinis lang kasi ako hanggang ngayon, marami pa rin naloloko. Totoo lang, kaya nasabi ko, gusto lang po makatulong, kayo po ay mahilig sa chat through internet, especially Facebook, maging vigilante, huwag po kayo magpaniwala sa mga kachat nyo. Ingat po, lalo na sa kachat nyo, ayaw magpakita sa webcam. That means alibay lang ng alibay na walang cam or nasa ship ang work. Di sila maka-access or meron namang cam pero di kayo binibideo call kasi magaling ang scammer. Work nila yan. Usually Nigeria sa Africa yan. Sinasabi lang na from London sila or American. Yan. Nandiyo po kayang 700 usually o 800 ang dinihingi yan. Ako. Maraming mga style yan sila. Una, kunyari, namatay yung asawa sa aksidente, naghanap ng caregiver, dadalhin daw sa London, may nag-iisang anak, ganyan, ganyan, marami. Tapos, paibigin hanggang sa, kunyari, may ibibigay ng mga package na ganun, magpapadala ng jewelry, or minsan pa nga, marriage certificate, papakasalan daw yung Pilipina. Ngayon, pagdating sa ano, kunyari, inaayos na sa yung padala niya na mga jewelry, mga pera daw at ano, at mga gadget. Pagdating daw sa custom, may tatawag niyan, Malaysian, kasabot na yan, babae or lalaki.
Usually, yung speakening talaga niya, spokening yung mga yan, mga walang yan yan eh. Kasabot talaga yan. Tapos, minsan Pinoy pa na ganyan. Sindikato nga kasi yan. Tapos, hihingi ng ano, custom na na-hold daw kasi kailangan mag-ano, may mga istorya na, o sige, bayad ka ng ano, sa'yo, bayaran mo yung ganito, hati-hati tayo, ganyan. Diyos ko po. Ay, nako, nakakapagod. Lalo na ngayon, pandemic, hindi na ba sila na awa sa tao? Ang dami pa rin hanggang ngayon, talagang wala. Trabaho kasi nila yan eh. Ito na mga dami-dami na ng mga Pilipino na, ba't nagpapaloko? Diyos ko, ba't padala nyo na lang yung pamilya nyo? Hanggang ngayon, naniniwala kayo sa ganyan. Diyos ko, kapag pera na ang usapan, magtaka naman kayo kung mayaman yan. Bakit kayo kailangan magbayad ng $800 na bayad sa custom ko, no? Diba? Common sense na lang. Wala ba kayong mga kaibigan? May iba kayong mingi ng advice? Na ganito, ano mga gagawin ko? Kasi sa totoo lang, dati, ilang years na po ako dito sa Jordan. Siguro mga 2009-2010, nakarinig ako ng balitang ganyan. Tapos sabi niya, Bisaya yun eh, naloko siya. Sabi niya, basta parang nanalo raw siya sa loto. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Joy. Pag ano, hindi kita kakalimutan, ganyan-ganyan. Ay, Diyos ko, sige, ate, ano ba yan? Wala, basta-basta, ganun-ganun siya. Hindi niya kinuwento. Siguro mga after 2 weeks, naku, mangiyak-ngiyak na at naipadala niya raw ang $800, hindi na raw niya makontak. Ganyan-ganyan ang nangyari. Hindi lang yan, marami pang cases, sa totoo lang. Tapos meron nga rito, ultimo nga ang araba eh, nagluloko ng ganyan. Anyway, minsan may matanda pa, tulong niya na lang daw yun. Kahit na sinabi kong ano, sabi ko, hindi ba niyo, padala niyo na lang yung pamilya niyo? Hindi yung ibang tao na ang trabaho nila, mangloko na mangloko. Bakit kayo magpapaloko? Ang hirap ng ads ko is Pilipinas, pinakamahirap na bansa rin yan sa Southeast Asian. Kaya nga tayo nag-abroad para sa pamilya natin. Bakit kailangan natin, kailangan yung magpadala, magpaloko sa mga lintik na mga Nigeria na yan? Meron pa nga rin akong nakachat noon, may mga style, nakipagkaibigan pa, ano pa sa akin. Kunyari, honey, message pa. Ultimo number ng nanay ko sa Dubai, hiningi. Di ngayon, tawag-tawag siya, oo. Tapos, sabi niya, na-stuck daw siya sa may, ano, actually, hindi lang naman Nigerian, Mexican nga yun, parang, or Spanish yata siya. Parang ganun, style niya raw is, na-stuck daw siya doon, wala daw siyang pera, kailangan daw ng anak niya. Style nga rin nga, ano ganun eh, widow daw siya, may anak daw, ganyan. Pinakita niya pang ang pictures ng anak niya, di nakakatuwa, di ba? Parang talagang totoo. Ano nga naman, hindi lang. Pero nung usapang pera na, hello, ang laki ng isipin mo kung nasa ship siya talaga. Ang laki ng sweldo niya, mga yan. Pero bakit kailangan ako magpadala? Nangihingi lang siya ng mga $200. So, hindi ko na pinadalhan. Wala. Dead man na, ganun. Parang, wala itong mga pera-pera lang. Tapos may isa pa na, ano, kasi noon talaga mahilig ako makipag-chat. May isa pa na, basta Europe country yata yun. Parang, ano, na-worry pa nga ako noon. Kasi na, ano raw siya, nagpunta raw siya sa foreign country na doon daw siya na destino. Afghanistan yata. Na-hold up daw siya. Tapos nangihingi ng ano, wala daw siyang ano, you will not help me, honey. Ang hilig nun mag-ano-ano, mag-send ng mga tula sa akin na, ko talagang, kung ikaw yung ano, bata-bata pa ako nun, madali kang mabola, pero, awa naman ng Diyos, hindi, after nung pagpera na talagang usapan, hindi naman lang sa, ano, sa, may utak tayo eh, pinag-aral tayo ng magulang natin, pero mag-isip ka naman kung bakit, kailangan mangingi sa'yo ng pera, ay mayaman niyang mga yan. Kung sakaling ano, I mean ba, okay, makakachat mo. Pero, hindi mo nga nakikita, minsan, walang camera daw, ganyan-ganyan. Hindi mo makikita ng personal, ang daming alibay. Tapos, ingan mo siya ng pera na ganyan. Diyos ko. Anyway, maging ano na lang po tayo, huwag tayong magpaloko sa panahon ngayon, mas kailangan ng pera ng pamilya natin.
dapat maganda tayo sa kinabukasan natin sa ano, hindi natin alam eh kung anong mangyari after nitong pandemic na to. Ng corona na to. Dapat nung time na maraming may mga maganda pa ang kikita natin, hindi tayo mahilig mag iwas-iwas na sa online shopping or mga shopping-shopping dyan, mall, kain sa labas. Okay lang naman yung ganyan, pero minsan-minsan, tapos katulad ngayon, ang dami talagang, ang daming lesson na binigay sa atin tong ano na to, pandemic eh, na yung mga bagay na hindi natin pinahalaga noon, ngayon pinapahalagaan na natin. Na ano tayo noon, shopaholic tayo noon. Ngayon, may saysay ba yung mga pinagbibili natin, yun ba? Eh kung nag-invest tayo sa social security payments, sa mga pag-ibig payment, yung insurance, pag-iipon para sa pamilya, or pagpagawa ng bahay, or, di ba? Kesa naman, naubos lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Anyway, may kanya-kanya naman po tayong buhay. Wala namang masama mag-enjoy. Pero, yun nga, hindi ko naman, ayoko na lang magsalita din kasi napakasimple ko naman tao. Hindi naman kami mayaman. Pero, yun nga, mahirap talagang, nagkaya tayo na unang-una nag-abroad para sa pamilya natin. Hindi para mag-enjoy-enjoy or para tumatanda rin kasi tayo. Imagine, 2007 nandito ako. Now, I'm 40. So, 13 years na. Ay, marami akong pinagsisihan sa buhay. Pero, move on na kasi. Ganun talaga. Insan nagkakamali tayo. Pero, ang importante yung tumatayo tayo. Pero, yun nga, sa mga hindi pa naluloko ng loves ko or mga nagpapaloko pala or ewan ko, nabiktima na noon. Maging ano na lang tayo, sa lesson learned na talaga, wag na tayo magpautos sa mga walang yang mga yan. Dito na lang, ay sorry po, napakahaba ng aking advice. So, nantok na po ako. Good night, salamat po.